Sa panahon ngayon, mas madali na ang komunikasyon kung saan gamit ang smartphones at marami ng application na maaari nating gamitan upang makipag-communicate o makakilala ng mga estranghero. Kaya kung nasabi ito ay dahil ang ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa nabanggit ko kung saan meron akong nakilala na nagpatibok ng puso ko. Ako nga pala si Almira at 18 years old ako nung mangyari ang panahon na yon at nasa third year college. Sinagot mo na siya? Gulat na tanong ko sa kaibigan ko na si Charmaine. Tumango naman ito. Oo, bes. Tsaka sabi ko naman sa'yo, nagkita na rin kami, hindi ba? Ang pogi niya! Kinikilig na wika ng kaibigan ko. Napailing naman ako sa kanya. Hindi ako makapaniwala sapagkat mayroon siyang nakilala sa isang dating app at sinagot niya din yon matapos manligaw at makipagkita sa kanya. Nasisigurado mo bang seryoso sa'yo yan, ha? Tanong ko. Umirap naman ito sa akin. Hay naku, bes. Kaya ikaw, wala ka pang nagiging boyfriend eh. Bakit kasi hindi mo subukan? Tsaka, syempre, hindi pa naman pang seryosohan to, no? Anito. Napabuntong hininga naman ako. Kaya naman pala, hindi naman pala ang seryosohan ang hanap ng kaibigan ko. Hindi naman ako mahilig sa ganyan. Tsaka, baka mamaya eh. Nagulat ako nang kuhanin nito ang cellphone ko. Uy, bakit? Pinigilan ako nito. Manahimik ka, girl. Ilang taon ka na ulit? Hindi naman masama makipag-chat. Nang sa gayon, maintindihan mo ang ibig sabihin ko nang hindi ka puro aral. Anito. At nakita ko na dinownload niya yung app na ginagamit niya kung saan niya nakilala ang nobyo. Anong gagawin mo naman dyan? Tanong ko, pero umisi lang ito sa akin. Ayan, tingnan mo. Di ba ang papogi nung iba? May foreigner pa. Anito, at napailing naman ako sabay kuha sa cellphone. Ang KJ mo talaga, girl. Komento naman ito sa ginawa ko. Inirapan ko na lang ito at tumayo. Tara na, baka malate tayo sa klase. Sagot ko. Nagkipit balikat na lamang ito at sumunod na sa akin. Wala akong balak galawin ang dinownload ni Charmaine sa cellphone ko. Lalo na't wala naman akong hilig sa pakikipag-chat. Aminado ko na may mga kaklase akong sumusubok na makipag-chat sa Facebook. Pero hindi ko sila pinapansin. Dahil alam ko, kung seryoso sila sa akin, ay personal nila akong lalapitan upang kausapin. Pero kagaya nga ng sabi ni Charmaine, ay hindi naman seryoso ang mga yon. Nang matapos ang klase ay umuwi na rin kami. Nagmano naman ako kay mama at umakyat na sa silid ko. Paghiga ko ay agad bumungad sa akin ang chat ni Charmaine. Nag-chat sa akin si Renz. Iyon ang laman ng mensahe niya. Napairap naman ako dahil sa nabasa. May boyfriend ka na, girl. Huwag na yung Renz na yan. Move on ka na, diba? Reply ko. Ngunit lumipas na ang ilang minuto ay wala pa rin reply sa akin si Charmaine. Kaya naman hindi ko maiwasan na hindi ma-board. Nag-scroll ako nang nag-scroll sa message area. Ngunit wala ni isa kong makitaan ng interes kausapin. Ayaw ko talagang buksan ang app na dinownload ng kaibigan ko sa cellphone ko. Pero may kung anong bumulong sa tenga ko na buksan ko na yon. Bahala na. Nagpunta ako sa random chat.
at maya-maya ay mayroon ng stranger na nag-hi or hello sa akin. Pero wala ni isa kong nakitaan ng interes sa mga yon. Mayroon pa kang mga bastos at ilang beses akong napamura dahil doon. Ganun ba talaga ang app na yon? Gusto ko sanang i-chat si Charmaine, pero ayaw ko namang asarin niya ako na ginagamit ko ang app na sabi ko ay hindi ko gagamitin. Last na to, kapag wala pa akong maayos na nakausap, I will delete this app. Sabi ko sa sarili ko. Ngunit sa last random stranger na nakausap ko, someone finally replied something nice. Hi, how's your day and what brought you here? Nagliwanag ang mata ko nang mabasa yon. Dahil sa lahat ng nakausap ko, ay tila siya lamang ang nag-type ng kompleto ang words. Plus, English pa. Nakitaan ko agad siya ng interes, kaya agad akong nag-reply sa kanya. I'm good. How about you? I am just looking for someone to talk. I replied. Soon enough, that person replied to my chat and we begin to talk. Hindi maalis ang ngiti sa labi ko habang magkausap kami. Nalaman ko na graduate na pala ito at currently naghahanap siya ng trabaho. Hindi naman gaanong nalalayo ang age niya sa akin, pero mas matanda ito sa akin. Ano nga pala name mo? My name is Leo, by the way. Ang mensahe nito. Kaagad naman akong nagtipa ng sagot at sinabi rin ang pangalan ko. Almira? What a beautiful name. I bet you're also beautiful. Bigla akong namula dahil sa sinabi nito. Ano ba to? Bakit naman nakakaramdam ako ng ganon? Ilang minuto kong hindi nakapag-reply dahil sa sinabi niya. To the point na he even asked if I was still there. And I replied with, yes, nandito pa ako. Sorry ah, something came up lang. Palusot ko. It's okay lang, Almira. Anito, and I can't help but smile. Hindi ko ito binabanggit kay Charmaine dahil na rin ayaw kong tuksuhin niya ako. Pero lumipas ang ilang araw ay nanatili kaming magkausap ni Leo. Pero niminsan ay hindi ako niyaya nito na makipagkita sa kanya. Ngunit dumating naman na kami sa punto na nag-video call. Kaya nakita ko na rin ang mukha niya. At may itsura naman ang binata. Yun nga lang ay dumalang na itong makipag-usap sa akin. Hanggang sa hindi ko na ito nakakausap. Subalit bukod doon, ang isa sa pinaka hindi ko inaasahan ay ang sumunod na nangyari. Unfortunately class, I will be leaving this school because of a personal issue. In our supposedly next meeting, you'll be meeting your new instructor. So goodbye class and good luck in your journey. Paalam ng isang prof namin sa isang minor subject. Kaya naman nalungkot kaming buong klase. Dahil isa yon sa naging prop namin na hindi naging pahirap sa amin. At ito na nga. Dumating na ang araw na yon. Ma, pasok na po ako. Paalam ko sa mama ko. Sige anak, ingat ka. Sagot naman ito. Sa hindi malamang dahilan ay kinakabahan ako. Mula nang hindi na kami nakakapag-usap ni Leo, ay pakiramdam ko ay may kulang sa akin. O guni-guni ko lang yon. Hi, masyado lang kasi kung nasanay nakausap siya lagi. Pumasok ako na bad trip na naman at napansin yon ni Charmaine. Bakit ganyan na naman ang mukha mo, ha? Tanong nito.
umiling naman ako. Wala, nandulumo lang ako. Sagot ko. Saan ba kasi? Sabihin mo na, parang hindi mo naman ako kaibigan eh. Anito. Dahil na rin sa hindi ko na kayang sarilinin ang nararamdaman, ay kwento ko sa kanya ang nangyari. Pinakita ko pa ang naging conversation namin ni Leo. Ultimo picture nito. Wow, Bes! Gwaping sa, in fairness. Marunong kang pumili. Anito. Napailing naman ako sa kanya. Aanhin ko naman ang kagwapuhan niya kung ghoster naman. Mabalang kong sagot. Sa bagay, tama ka din. Hay nako, hayaan mo na. Better luck next time ka na lang. Sagot nito at umayos na ng upo dahil dumating na ang first period. Natapos na ang pang-umagang klase at nag-lunch kami ng sabay ni Charmy. At habang kumakain kami sa kantin, ay tila may nahagip ang mata ko na pamilyar na mukha o namamalikmata lang ako. Siguro ay namalikmata lang ako, kaya hinayaan ko na lang at naghanda na rin kami matapos kumain para sa susunod na klase. Sino kaya ang bagong prop natin, no? Kinakabahan ako. Baka mamaya terror pala. Wika ni Charmaine. Huwag naman sana. Sagot ko. Naupo na kami sa upuan at hinintay ang pagdating ng prop. At nang may pumasok na, ay hindi ko kaagad nakita ang mukha nito. Pero nang humarap ito, ay agad nagpulungan ang mga kaklasikong babae. Samantalang ako ay natulala sa nakita. Hanggang dito po muna ang aking kwento. Kung nabitin ko po kayo, sana po ay abangan nyo ang karugtong nito sa susunod na araw. Ang inyong tagapagbahagi, Almira.